Brother John. हेलो हेलो ब्रदर जान, इन आउट में बाहर खोलो इड यस पो ओके सो ngayon po simula na tayo sa ating devotion. So makibukas po tayo sa 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. Kita na po. 1 Peter chapter 1 verse chapter 1 verses 10 to 12. So, babasahin ko po. Concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. It was revealed to them that they were serving not themselves, but you in the things that have now been announced to you through those who preached the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels look. Tayo po ay manalangin. Panginoon, na maraming salamat po sa kakataon na kami ay magsisimula sa aming klase sa RDI. Tuloy kaming nananalangin na ano man ang matututunan namin ay ito ay magbigay sa amin ng ang mas malalim na pagkaunawa at mas malalim na pag-ibig para sa inyo. Tuloy mo nga gamitin ang matututunan namin dito para kami ay magkaroon ng mas malalim na spirituality para sa hindi lang para sa aming sarili kundi para rin sa paano namin mabibigyan ng paano kami makakapag-edify sa aming mga kapatiran. Patuloy kaming aasa sa inyo sa inyong grasya sa mga susunod na klase. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po. So ngayon po, ang binasa po natin ay masyadong maraming salita yung sa isang sentence yung sinasabi ni Peter. So kaya ko pinili itong passage na to dahil sa isang banda ito ay kumakatawan sa ano ba yung goal natin dito sa RDI? Ang slogan nga ng RDI ay Sound Theology for a Deeper Spirituality. At dito, makikita natin sa passage na yung mga prophets daw of the old days ay
talagang nagsa-search sila, nag-i-inquire sila carefully, talagang masusi silang nag-aaral kung ano ba yung mga parating na work, ang mga parating na mga bagay na gagawin ni Kristo. Yung kanyang work, yung kanyang person. Kaya hindi na lang din nakakagulat sa tuwing magbabasa tayo ng Old Testament, makikita natin na talagang parang tinutukoy talaga na nila si Christ. Hindi nila kilala si Christ in the way we know Him, pero parang meron silang unique na perspective, meron silang unique na knowledge sa person and work of Christ na hindi natin nakikita sa ganung paraan kung paano magsulat yung New Testament authors. At dahil din to sa inspiration ng Holy Spirit. At na-realize nila, sabi nga dito, it was revealed to them that they were serving not themselves but you, but us in the things that have now been announced to us through those who preach the good news. So sinasabi dito na yung office nila as prophets to declare the word of God, to show the people the words of God ay hindi mainly para sa kanila. Although meron yung talagang importanteng application sa kanila, pero more than that ay para ito sa mga taong makakarinig ng ebanghelyo na kung saan fully revealed na yung ebanghelyo. At dito, makikita din natin na itong gospel na ito na pinipreach, itong gospel na talagang masusing nire-research ng mga prophets ay isa ring bagay na hinahanap kung gustong-gustong makita ng mga angels. So ano yung point nung passage na to na pwede nating apply sa buhay natin? Na sa bilang estudyante ng RDI, sana magkaroon tayo ng maging more aware tayo, magkaroon tayo ng increasing awareness sa reality of God. Kumbaga, yung mga pinag-aaralan natin sa Bible, sound theology, yung mga naririnig nating sermon linggo-linggo, yung pagbabasa natin personally ng Bible at ng mga works ng mga ninuno nating Kristiyano, lahat ng ito is to increase our awareness of the reality of God. Na tayo, ang buhay natin dito sa mundo ay is just a touch of reality dahil may mas malaking reality kesa sa material world. Hindi naman pag sinabing increasing awareness of reality ay ibig sabihin mas naririnig mo na yung tahol ng aso ng kapitbahay o alam mo kung saan nakalagay yung nunal mo sa leeg specifically, kundi magkakaroon ka talaga ng awareness ng holiness, ng awareness ng sin, ng awareness ng presensya ng Diyos, ng awareness ng spiritual community ng church, na hindi lang ito basta-basta na social organization. Hindi itong RDI class natin na hindi lang katulad ng mga class na inaatid natin, kundi merong reality beyond the material existence. So sa pag-aaral natin, sana tayo ay maging katulad ng mga prophets na sila ay nagso-search talaga carefully. At lalo na ngayon na alam na natin yung storya, alam na natin yung plot
ng story, alam na natin yung twist ng story. Alam na natin na alam na natin yung ending ng story na si Jesus ay nanalo at tayo na lang ay kumbaga bumababad na lang tayo sa credits na tapos na eh, tapos na yung kwento ng redemption pero patuloy na tumatakbo yung ending na yon ng redemption sa ating buhay. So sa ating pag-aaral ngayon, sana maging katulad tayo ng prophets at yung mga angels na kahit sila ay experiencing the presence of God without sin, ay gusto pa rin nilang makita yung glories of the gospel. Sana tayo ay magkaroon din ng ganong desire. Lalo na na tayo ay merong sin at merong ginawa ang Diyos para iligtas tayo sa sin, much all the more tayo na maging excited. Magkaroon tayo in a way ng spiritual adrenaline para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So yun po yung application at sana magpatuloy tayo dito sa ating RDI class. So tayo po ay manalangin ulit. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na gabay nyo sa bawat isa at sa paano nyo sinet ang mga bagay sa aming buhay. At kami ay nandito ngayon na sa pagkakataon na to para mas lalo pang matuto at mas lalo maging aware, to be more conscious of your reality. Sana, Panginoon, patuloy kaming nananalangin na kami ay gabayan nyo at kami ay mapagpala, specifically sa araw na to na kami ay nasa first day of class. Patuloy kami magpupuri sa inyo at ipagkakatiwala sa inyo lahat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother John, sa short devotion natin ngayon. Before ko po i-turn over sa ating lecture, ilang mga paalala lang po. We are encouraging everyone po to take notes, especially po sa klase natin ngayon. Malaking bagay po ito sa atin bilang mga mag-aaral na tayo po ay nag-take down notes. Okay? At ano po ba? We're still checking po yung attendance. We are validating po yung ilan po na hindi natawag. Meron po, dito po yung technical team para po dyan. Okay po. Without further ado, let me call our lecturer for Bibliology course. Dito po si Pastor Rolly Ibamit. Good evening po, Pastor. Isang magandang gabi sa lahat. Nakakagalak ang oras na ito na tayo ay nagkakatipon para sa ganitong pag-aaral. Ma-check ko lang, ano? Clear ba ang sound? Okay naman. Okay na, Pas. Yes, Pas. Kanina okay. Medyo mahina po. Okay. So sa ating pag-aaral ngayong gabi ay titignan natin una yung isa sa branch ng theology, itong ang bibliology. Sa ating orientation ay ating tinignan yung walong pangunahing doctrines na ating titignan para dito sa set A natin. At ngayon, bago natin talakayin yung ating pinaka-lectures, gusto ko kayong bigyan ng overview dito sa ating bibliology. Meron tayong gagawing 6 lectures o 7 kung mahaba yung isang lecture natin. Karoon tayo ng 6 o 7 na lectures natin. So sa unang lecture, gusto ko kayong dalhin dun sa iba't ibang forms of the Word of God. At yun ang isa sa bagay na dapat makita ng isang nag-aaral ng salita ng Panginoon. At gayon din yung etymology nito, yung ibig sabihin ng salitang Bible, and minsan ginagamit natin yung salitang Scripture, and also the uniqueness nitong ating
banal na kasulatan nga. At ngayon din, titignan din natin yung divine revelation of the Bible, yung definition, yung dalawang pangunahing katawagan dito sa revelation. Mamaya babanggitin natin yun. At meron tayong types of divine revelation na nakalagay sa chart para mas madali natin makita ito. Tatandaan ninyo, itong ating pag-aaral ay hindi ito yung para maging scholar ka, kundi itong ating pag-aaral, siyempre maganda yung pagiging scholarly na pag-aaral, pero ito yung foundational course natin, fundasyon para ikaw ay tumatag. At ganyan din, yung may turo natin agad sa mga nagtatanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Sa lecture 2 naman ay ating tatalakayin yung inspiration. Salita ba ng ang Biblia ba talaga ay Word of God? Yung necessity nito at distinction itong inspiration. At makita rin natin dito sa lecture 2 yung false view ng inspiration. Pero siyempre sa huli, titignan natin ano ba yung tinutuntungan natin na inspiration, doctrine of inspiration. Talakayin natin yung Christ view of the Bible regarding inspiration, Paul's view, and Peter's view of the Bible. Sa lecture 2 naman ay titignan natin yung canonicity of scripture, yung Old Testament and the New Testament. Sa lecture 4 ay yung inerrancy ng salita ng Panginoon. At gayon din sa lecture 5 ay yung tinatawag natin composition of the Bible, yung reality ng Old Testament, at ganoon din yung New Testament at yung illumination of the Bible. At yung panghuli, ika-anim na lectures ay yung interpretation of the Bible, yung overview nito. Meron tayong pag-aaral nito sa huli, yung pang-siyam na course sa setting. Ito, yun yung mahaba. Pero itong gagawin natin sa bibliology ay yung panimulang kaalaman dito sa Bible interpretation. Okay, start na tayo sa unang lecture natin. Welcome po sa ating Bibliology, the Doctrine of the Word of God. So ano ba yung iba't ibang forms ng salita ng Diyos? Alam niyo, mahalaga ito. Kasi nga, baka gusto ko kayong tanungin, ano? Ito ba mismo, familiar ka ba sa Bibliang hawak mo? Yan kuminsan ang nakakalimutan ng marami. Ngayon, ano ba ang salita ng Diyos? Makikita ba natin sa Biblia mismo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Ano yung iba't ibang forms? So meron tayong dalawa na forms na tinutukoy dito sa pwede bang makita yung ating slides? Hindi ko makita mo yan. Yung slides natin. Ang nakalagay kasi ay meeting is being recorded. Okay na? I-okay nyo lang po, pas yun. Okay lang ba? Okay, sir. Thank you very much, you know, Brother Claude. So ano ba yung iba't ibang form ng salita ng Diyos? Forms ng Word of God. So yung una na ating titignan, the Word of God as a person. Sino ito? Ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba na sa scriptures mismo, makikita natin na tinawag ang anak ng Diyos na
ng Diyos, the Word of God. So, minsan iisipin natin, no? Pwede pang katawagan yun. Pero yun na makikita natin sa Scriptures, sa Revelation chapter 13 o chapter 19, verse 13b. Ang sabi doon ay, and the name by which he is called is the Word of God. So, tinawag siya na ang salita ng Diyos. Si John, the beloved sa Gospel according to John, tinawag ang Panginoong Jesus na the Word. Sa panimulang verse nito, sa chapter 1, ang sabi nga ay, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa verse 14, ay sinabi doon, and the Word became flesh and dwelled among us, and we have seen His glory, the glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. Makikita natin na ang pangunahing binabanggit pag sinabing the Word of God, tumutukoy din ito sa Panginoong Jesus, the Word of God as a person. So pangalawa, yung the Word of God as speech by God. The Word of God as speech by God. Unang-una na dyan, yung God's decree. No? Yung powerful decrees of God that cause event to happen or even cause things to come into being. Alam nyo, yung pag sinabi natin decrees of God, ang una natin maiisip yung Genesis chapter 1 verse 3. Diba? Sinabi ng Panginoon, and God said, let there be light. And there was light. So sinabi ng Diyos, no, the decree of God. At gayon din, sabi ng verse 24 ng Genesis 1, God even created the animal world by speaking His powerful. And God said, let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things, and beasts, and of the earth according to their kind. Ang sabi nga ng scriptures, it was so. Pag binasa natin yung kabuuan ng Genesis chapter 1, ilang ulit na pinapanggit ng Panginoon, sinabi niya, and God said. Sa Psalms 33 verse 6, makikita rin natin doon na ang sinabi rito ng Psalms na by the word of the Lord, the heavens were made, and by the breath of His mouth, all their host. So this powerful creative word from God, tinatawag natin God's decrees. Pasya, kapasyahan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pasya. So sinabi ng Panginoon, the Word of God, at salita ng Panginoon, that caused something to happen. So alam nyo ba na hindi lang itong events of original creation, kundi yung continuing existence of all things. Nasa decrees of God yan. So, sa Hebrew 1:3, makikita natin yon. Sabi ng Hebrew 1:3, He is the radiance of the glory of God, referring to the Lord Jesus Christ, and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. So, makita natin yung continuing existence ng lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng salita ng makapangyarihang Panginoon. Next, pag sinabi natin the Word of God as speech by God, hindi lang ito God's decree, kundi God's words of personal address.
pansinin natin mabuti yung mga talata ano dito sa banal na kasulatan na nagpapakita na nangungusap ang Panginoon at ito'y personal. Unang makikita natin nang mangusap ang Panginoon kay Adan sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. And the Lord God commanded the man saying, "You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die." So, personal address, kausap niya mismo. Nakipag-usap ang Panginoon kay Adan sa pagkakataong ito. Personal address, makita rin natin yan, yung giving of the Ten Commandments no, sa Exodus 20:1-3. Sabi doon na, "And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me." So yung pagbibigay din ng Ten Commandments, it's a personal address din yun. Isa pa, yung sa baptism ng Panginoong Hesus Kristo mismo makikita natin sa Matthew chapter 3 verse 17. "This is my beloved Son with whom I am well pleased." So personal word, word of God, personal address. So makita natin ito sa scriptures, makikita natin yan, yung actual words of God. So although it is some human words, in that they are spoken in an ordinary human language. So nanaiintindihan. Ito, nababasa natin. Nakikita natin. Pag sinabi rin natin God's, the word of God as a speech of God, hindi lang siya God's decree, personal address, kundi God's words as speech through human lips. So, God's word as speech through human lips. So, diba, nakita natin dito kanina yung personal address, yung mga sa pamagitan ng human lips ay sabi, tignan natin itong God says to Moses. Medyo mahaba ito pero magandang makita natin. Ano bang sinabi ng Panginoon kay Moses? Sabi niya, "I will raise up for them a prophet like you from among their brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. And whoever will not listen to my words that he shall speak in my name, I myself will require it of him. But the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, or who speak in the name of other gods, the same prophet shall die." Nadumatin natin ito, it's referring to the Lord Jesus Christ. Pero binabanggit natin dito, mismo ang Panginoon ang naglalagay ng kanyang salita sa labi ng kanyang lingkod. So another, God says to Jeremiah chapter 1 verse 7. So makikita natin sa Jeremiah chapter 1 verse 7, ang sabi doon ay, "But the Lord said to me, do not say, I am only a youth, for to all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak." Yun ang sinasabi ng Panginoon kay Jeremiah. Sabi pa ng verse 9, "Then the Lord put out his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth."
So makita natin, oh, dito ang Diyos ang naglalagay ng kanyang salita sa mga labi ng kanyang mga lingkod. Ngayon, gusto kong tignan natin ito, yung God's words in written form. The Bible, ang Biblia, the scriptures. So, alam niyo po, yung mismong ang Panginoong Diyos ang nagsulat, makikita natin yan doon sa pagbibigay ng Panginoon ng two tablets of stone sa Exodus 31:18. And he gave to Moses when he had finished speaking with him on Mount Sinai, the two tablets of the testimony. Tablet of stone written with the finger of God. So yun na makita natin, ano, mismo dito sinasabi ang kapangyarihan ng Diyos. Siya mismo ang nagsulat itong two tablets of stone. Sinabi niya yan, kinakita niya yan kay Moses. So sa writing of Moses naman, makikita natin sa Deuteronomy 31:9-11. Then Moses wrote this law and gave it to the priests. When all Israel comes to appear before the Lord your God at the place that he will choose, you shall read this law before all Israel in their hearing. Anong sinasabi ko dito? Sabi ng kalata. Merong written form na. May written form. At itong written form, makita natin, sinabi nga, Moses wrote this law. So sa Deuteronomy 31:24-26, binabanggit ng Deuteronomy 31:24-26. When Moses has finished writing the words of this law in a book to the very end, Moses commanded the Levites who arrived the Ark of the Covenant of the Lord. And sabi ng verse 26, take this book of the law and put it by the side of the Ark of the Covenant of the Lord, your God, that it might be there for a witness against you. So mayroong written words. Nagsimula na ito. Ito yung sinasabi natin dito. So makikita natin na malinaw. Yung writings ni Joshua, ganun din. Sa Joshua 24:26, chapter 24:26. And Joshua wrote the words of the book of the law of God. Ganun din ang ginawa ni Joshua. He wrote the words of the book of the law of God. Malinaw, no? Pakita natin kung ano yung kahalagahan nito mamaya. Sa writing naman ni Isaiah, sa Isaiah 38:30-8, makikita natin doon yung sinabi, and now go, write it before them on a tablet and scribe it in a book that it may be for the time to come as a witness forever. So makita mo, may binabanggit dito sa Deuteronomy 31 as a witness. Meron din dito sinasabi ng Isaiah 30:8 as a witness forever. Yun yung nagpapatotoo na ang Diyos ay nangusap. Ang Diyos ay nagpapakilala. Then another sa writings pa rin ni Jeremiah, Jeremiah 30:1-2, the word that come to Jeremiah from the Lord, that says the Lord, the God of Israel, write in a book all the words that I have spoken to you. So makikita natin, ano, na merong pagtatala, may pagre-record, may pagsusulat ng
ng kapahayagan ng Panginoon itong mga prophets na ito in the Old Testament. So mayroong may pagbabatayan, mayroong pangahawakan. So sa writings naman ng New Testament, tignan natin sa John chapter 14 verse 26, makikita natin dito, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to you remembrance all that I have said to you." So mayroong sinasabi rito na yung Helper, alam naman natin ang Banal na Espiritu, na sinend ng Ama sa pangalan ng Anak. Ang maganda dito, he will teach you all things. At ang sabi pa, bring to you in remembrance all that I have said to you. So mayroong pahiwatig na pagtatala, pagsusulat nitong mga bagay na inuutos ng Panginoon o ipinahayag ng Panginoon. At alam naman natin yung pinahayag ng Panginoong Yesus ay galing sa Ama. At sino ang Ama? Another ay yung writings ni Paul sa 1 Corinthians 14:37. Sabi ng talatang 37, "If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things," anong sabi, "I am writing to you are command of the Lord." So makita natin, command ng Panginoon. Itong sinusulat ni Paul ay galing sa Panginoon, inutos ng Panginoon. Sabi nga, "If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you," anong sabi niya? "The command of the Lord." So, to disbelieve or disobey any of them was to disbelieve and disobey God Himself. So makita natin itong kahalagahan na ito, na itong word of God as a speech by God, tinitignan natin yung speech na ito by God in a written form, the Bible. Kaya hindi nyo ba natatanong, mga kapatid na nakikinig ngayon, ano man pakinabang nito? Bakit kailangan may written word of God na isinulat ng mga prophets bilang batayan na ngusap ang Panginoon? So alam nyo, galito yun Ang una na benepisyo niyan, much more accurate preservation of the words of God. No? Alam nyo, pag may sinulat ang salita ng Diyos, mas napipreserve, at ito mas napangahawakan. Accurate. Pangalawa, yung opportunity to repeated inspection. Paulit-ulit natin pwedeng tignan, balikan yung salita ng Panginoon. Kung salita nga ba ito talaga ng Panginoon. Pwede tayong magkaroon ng careful study and discussion dito sa written word ng Panginoon. Kaya nga, alam nyo, yung nag-claim na nangusap daw sa kanya ang Panginoon, so kuminsan suspect na baka, alam naman natin, itong mga nag-claim, hindi nila alam yung mismong authority ng scriptures. So mas inaangkin nila yung authority na nangusap directly sa kanila ang Panginoon. Siguro mamaya may mga magtatanong tungkol dyan. Pero tapusin natin, no? Kailangan natin yung written form. So pangatlo, ano pang benepisyo? Accessible to many more people.
Hindi ba mas maganda yon? Kaya nga ang scriptures, mas marami siyang translation, mas maraming naisali na mga salita sa iba't ibang wika, no? Accessible to many more people than they are when preserved merely through memory and oral repetition, no? Iba nga, sabi niya, magaling mag-memorize. So, pero hindi nga natin masigurado eh. Kasi baka yung maganda yung mag-memorize. Pero yung memory and memorized scriptures tsaka yung oral repetition, kailangan natin ng mas maraming magagaling mag-memorize o nitong ito nga. Pero kung merong written form, mas maraming maaabot, mas maraming makakabasa. So sa mga tuwid, ang focus ng ating study ngayon, mga kapatid, the Word of God in written form, the Bible. So this is the form of God's Word na available for study, for public inspection, na sasaliksik natin for repeated examination and basis for our mutual discussion. Hindi ba maganda yon na nag-aaralan natin yung written form, the Bible, paulit-ulit, na-examine natin, at kapag tayo nagkakaroon ng discussion, ng pagbabahagi ng ating personal insight, itong written form mismo, itong Biblia mismo ang ating binibigyan ng pansin at tinutungtungan natin sa ating pananampalataya. At itong written word of God, alam nyo, ano to eh? It's point us to a person, the Lord Jesus Christ. Although nabanggit natin yung ibang mga other forms, no? Pero yung ibang other form, kung titignan natin, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, pag sinabi natin the Word of God as a speech by God, God's decree, eh we do not hear God's word of decrees ngayon sa ating mga panahon. Eh, nalulungkot ako, ang daming nag-claim ngayon. Ano, I decrees. I is just lang ang ano eh, ang pwedeng gumawa niyan eh, no? At kung ano man yung sabihin niya ay nangyayari at nagaganap. Pero yun na nga, pag sinabi nating decree of God, so nalalaman natin na ito'y galing sa Diyos. Sinabi ng scriptures, obserbahan natin at ano yung naging epekto nito. No? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at magkaroon na ng liwanag. Sinasabi rin natin yung God's word of personal address, ang common yan sa scriptures. Although meron, so nakita natin, merong nabanggit ko yung personal address ng Panginoon kay Adan. Pero ngayon ba, meron bang personal address pa rin ba? Kaya lang, pag sinabi ng isa na nangusap sa kanya ang Panginoon, hindi naman natin siya, paano natin ma-check, ma-examine kung galing ba talaga sa Panginoon. So walang ganun eh. Pero sa written form, sa scriptures, sa Bible, nagagawa natin yun. Pwede for public inspection, repeated examination, at sa ating basis ng ating discussion. So alam nyo, no, mas profitable yung merong talagang written scriptures na nasulat. At pag sinabi naman na nangusap sa kanya ang Panginoon, minsan iisip natin, ano ba to? Another revelation ng Diyos ba ito? No? Since ang scriptures ay
na-canonized na at kompleto na at sapat na at ito ay bataya ng ating pananampalataya. So wala nang additional revelation. Ang final revelation, mga kapatid, ay ang Panginoong Jesucristo. So it is most profitable for us to study God's word as written in the Bible. So it is God's written word that He commands us to study. Yun ang makikita natin. Sabi nga ng Psalms 1, 1 to 2. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight, it is in the law of the Lord, and on his law he meditate day and night. So tignan niyo mabuti sa beginning chapter ng Psalms, pinabanggit na rin ng man of God, ang kanyang delight is in the law of the Lord. At sabi na, his law, he meditate day and night. Another, tignan din natin yung sinabi ni Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. Yun ang sabi ni Joshua sa beginning chapter din ng Joshua 1. Sinasabi niya yan. At sabi niya, you shall meditate on it day and night. Again, ito, paboritong text natin, yung 2 Timothy 3.16. All scriptures is read out by God and profitable for, ano una, teaching, pangalawa, for reproof, pangatlo, for correction, and pang-apat, for training in righteousness. All scriptures. Ang scriptures ang binabanggit dito ni Paul. Sulat niya yan kay Timoteo. So mga kapatid na nakikinig ngayon, gusto kong sabihin na maging matibay tayo sa pundasyon ng salita ng Diyos. The Word of God, dalawa yung form na binabanggit natin dito. Yung una, as a person, the Lord Jesus Christ. And pangalawa, as a speech by God. Doon sa pangalawa, as a speech by God, mag-focus tayo sa tinatawag na written form, the scriptures, the Bible. Ngayon, punta ngayon tayo doon sa etymology ng madali lang ito, no? Pag sinabi natin Bible, sa Greek ay Biblos. So, sinabi mong Biblos, book ang tawag. O scroll. So, kung nakakita na kayo ng scroll, ang Biblia ay sa original na pagkakasulat ay nasa scroll yung o roll na tinatawag. Sa mga Latin-speaking Christian nung panahong yon, ang tawag nila sa Biblia o Bible ay Biblia mismo, no? Mas malapit sa Tagalog pag sinabi nating Biblia. Plural form yun. So, binanggit ba yun salitang Biblos? Alam nyo, nakakatuwa. Sa unang chapter din ng Matthew chapter 1 verse 1, sabi doon, the book. So, yung word na book doon ay Biblos. The book of genealogy. Kaya lang, ibang translation ang gamit nila sa NASB ay the record, the
record naman ang binanggit. Pero yung record galing sa salitang Biblos. Sa NIV, wala. Sa NIV version, yung ang nakalagay lang, this is the genealogy. So yun lang yung nakalagay. Wala yung salitang Biblos. So yung writing materials na yan, alam nyo, galing yan sa papyrus plant. Yun yung ginagawang pinatutuyo yan, tapos pinagdidikit-dikit. Parang plywood, ano? Yung plywood na pwedeng i-rollyo. Kasi di ba yung plywood, makita natin, piece of wood yon na maninipis na pinagdikit-dikit para maging plywood. Ito naman, papyrus. Ano siya? Papyrus plant na pag natuyo, pinagdidikit-dikit nila at pwedeng i-rollyo. So, dun sila nagsusulat yung sinasabi doon. Alam nyo, ang nakakatuwang isipin sa New Testament, binanggit yung the book of the genealogy. Sa huling book din ng New Testament, binanggit din yung salitang Biblos sa Revelation 22:18-19. So ang sabi ng Revelation 22:18-19, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book, Biblos. If anyone adds to them, God will add to them the plagues described in this book. So, ulit-uli yun sa verse 19. And if anyone takes away from the words of the book, of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city, which and described in this book. So, natin ano, pag sinabi natin book sa original na text o sa word ay Biblos o Biblos. Ngayon, tignan naman natin yung salitang scriptures. Sa Greek, yung salitang scriptures ay graphe, no? Meaning, kasulatan, writings. So, sa Old Testament, pag sinabi nating writings, ibig sabihin nun, merong great authority, merong otoridad ayon sa kasulatan. So, tignan natin yung isa sa pangyayari sa ginawa ni Ezra sa Ezra chapter 2. Ezra chapter 3 verse 2, ang sabi doon, then arose Joshua the son of Josadak with his fellow priests and Zerubbabel the son of Shealtiel with his kingsmen and they built an altar of the Lord of the God of Israel to offer burnt offering on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. So, pinakita lamang dito na merong kung ano yung sinasabi ng otoridad, ano yung nakasulat mismo sa scripture. Referring to the Old Testament, syempre, ganun din sa New Testament. Pero tignan yung mabuti, no? Yung Old Testament, ano yan eh, nahati sa tatlong grupo kasi yan, ano. Kung mapapansin natin yung writings na yan, una, mababanggit, laging na nababasa natin, the law, the prophets, mga sinulat ng mga propeta, at ng mga kasulatan o ng mga awit, yun yung binabanggit. Sa Hebrew Bible kasi, tatlo yung ano eh, pagkakagrupo ng Old Testament Hebrew Bible eh. Sa atin, lima, no? Sa kanila, tatlo. Kaya paminsan, hindi nyo napapansin. Pero pag lagi nyong nakikita, binabanggit yan ng Panginoon, the law, the prophet, and the writings. No? So sa Old Testament, meron ng canon. So, titignan natin yan pagdating natin doon. Sa New Testament, binabanggit yung salitang scriptures
kung titignan natin ang Panginoong Jesus referring to the Old Testament at yung mga binanggit sa Old Testament, sinasabi ngayon ng Panginoon na ito'y natupad. Tignan natin yung Matthew 21 verse 42. Sabi ng dito, itong background nito, parable of the talents. So, panama dito sa mga Pariseo. Pero tignan natin, ano, Jesus said to them, have you never read in the scriptures? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord doing and it is marvelous in your eyes. Sabi yun ng Panginoon. John chapter 19 verse 24. Dito rin ang sabi. So they said to one another, let us not tear it, but cast lots for it to see whom it shall be. Ito yung pinagdati-hatian nila yung ano, no? Yung hindi nila, yung damit kasi na hinubad nila sa Panginoon, ano eh, nag-cast lot sila. Ito yung sinasabi. Sinasabi lang dito na ni John, na sumulat ng John 19:24. Sabi, this was to fulfill the scripture which says they divided my garments among them and for my clothing they cut lots. So natupad yung sinasabi sa scriptures. Fulfilled the scriptures. So again, John 19:36, sinasabi rin, for these things took place that the scriptures might be fulfilled. So anong sabi? No one of his bone will be broken. Sinabi yan sa lumang tipan. Sinasabi lang dito na natupad ngayon. Natupad sa Panginoong Jesucristo. And then Acts 8:35, ito yung kung paano itong eunuch nagbabasa ng Old Testament scriptures, Isaiah, hindi niya naunawaan kung anong ibig sabihin nito. Nagtanong siya kay Philip. Ito yung sinasabi ni Philip. Then Philip opened his mouth and beginning with the scriptures, he told him the good news about Jesus. So, makikita natin na sinasabi ng New Testament na itong mga nakasulat sa Old Testament ay natupad kay Jesucristo. Sa pa, tignan natin yung sinasabi mismo, si Paul naman ang nagsabi. The scripture says, yung sinasabi lang dito, ito yung sinasabi ng scriptures ng kasulatan, ito yung authority, no? Tignan natin. Romans 4:3. For what does the scripture says? Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. So sinabi ng kasulatan. Another, Galatians 4:30, sabi pa rin ni Paul, but what does the scripture say? Cast out the slave woman and her son, for the son of the slave woman shall not inherit the son of the free woman. So si ano to, si Isaac ang tinutukoy dito, the son of a free woman. Another, 1 Timothy 5:18, sabi, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it trends out of the grain, and the laborers deserve his wages. Tinatawag ni Paul ang kasulatan. Sinasabi niya tungkol sa kasulatan. So, mababasa din natin, si Paul din ang gumamit. Tinawag niya yung kasulatan na Holy Scriptures. Romans 1:2.
sabi niya dito sa Romans 1:2 na Holy Scriptures, when He promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures, sa verse 3 concerning His Son. Kaya nga sinasabi natin yung Old Testament point to Jesus. Yung kasulatan sa lumang tipan, the law, the prophet, and the writings, the Psalms. At yun ang sinasabi ni Paul, tinawag ni Paul na Holy Scriptures. Tinawag din ni Paul yung Bible na sacred writings. Sa 2 Timothy 3, 15 to 16. Sabi ng 2 Timothy 3, 15 to 16, and have from childhood you have been acquainted with the sacred writing. Yun ang sabi ni Paul, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Tignan nyo mabuti mga kapatid, ano? Pagdating ng verse 16, sinabi doon ni Paul, all scriptures. So yung all scriptures, tinawag una muna ni Paul na sacred writing. At yung sacred writing na ito, ito nga, lahat ng kasulatan. Binabanggit dito ni Paul yung Old Testament. Kaya nga mga kapatid, ang mga katawagan na Biblos, the book, the record, the scriptures, the written word, the law, the prophet, Psalms, sacred writings, holy scriptures, tawag natin Holy Bible. So, ito'y unique sa lahat ng libro na meron sa mundo. Tignan natin yung uniqueness ng scriptures, ng Biblia. Mga kapatid, this is entirely unique Bible. So tignan natin yung una, kung bakit ito unique, mga kapatid. Dito lang natin makikita yung una na Bible declares yung salitang God said. Or thus says the Lord. Pakilipat lang yung ating yan. Yung the uniqueness of the Bible. So, bakit siya unique? Kasi sinasabi dito mismo sa Biblia, yung salitang sinabi ng Diyos. God said. Thus says the Lord. Hindi natin yan makikita sa ibang mga kasulatan na mga pananampalataya. Tignan nyo mabuti, no? Yung sinabing God said, sinasabi lang na itong scriptures, salita ng Diyos. Galing sa Diyos. So yun yung una. Another ay yung scriptures written, sinulat ito ng 40 different writers. Diverse, ah? Diverse education in life. Si iba-iba. Si Moses, political leader. Tawag natin. Si Joshua, military leader. Si David, bago siya maging king, shepherd siya. Si Solomon, anak ni David, isang hari. Si Amos, herdsman. Si Daniel, naging prime minister. Sa New Testament, si Matthew, tax collector. Si Lucas, medical doctor. Si Paul, rabbi. Si Peter, fisherman. So makita natin, iba-iba yung kanilang vocation. Iba-ibang mga writer ito. Bakit din siya unique? Ano eh, written in different continent. Europe, Asia, Africa. Sa iba-ibang kontinente. At
Kung titignan natin, si Paul, he wrote from Roman prison. Doon siya sa loob ng kulungan ng Roma, nagsulat. Si Jeremiah, he wrote in Egypt, in Africa, no? Yung iba sa Asia, si Moses sa desert, si David sinulat niya yung Psalms sa countryside, si Solomon sa royal courts, no? Si John, pinatapon siya sa isla ng Patmos, doon niya sinulat yung Revelation. At si Paul, karamihan ng kanyang mga sulat, yun nga, sa prison. So unique siya. So another, itong scriptures, it was written over a course, mga kapatid, of 1,500 years of human history. No? Simula kay Moses hanggang kay John the Beloved. Yun nga, 1,500 years. Hindi naman sila nakita. Eh, no? Karamihan sa mga naging mga writers na yan, hindi naman sila nakita-kita. Iba-ibang mga panahon, iba-ibang mga lugar. Yun yung uniqueness ng scriptures. At isa pa sa makikita natin, mga kapatid, itong ang scriptures, mga kapatid, alam naman natin, ang unifier nito, ang author talaga ng scriptures, 66 books yan, is the Holy Spirit. No? Dito natin makikita yung hindi nagbabagong nagtuturo ng Trinity of God, the deity of Christ, the personality of the Lord Jesus Christ, of the Holy Spirit, the fall and depravity of man, at salvation by grace. Alam nyo, hindi yan magagawa ng karaniwang tao o is he all frustrated ng tao yung harmony ng teaching of the scriptures, no? Kasi nga ang divine authorship ng Bible, mga kapatid, is the Holy Spirit. So it was written in three languages: Hebrew, Greek, Aramaic, no? Hebrew, Greek, Aramaic. Sipin niyo mabuti, hanggang sa ngayon gumagamit tayo English galing sa Latin, no? It contains many different styles and literary genre. So iba-ibang genre, may poems, may history, may epistles, no? Itong 66 books na ito, tinatawag nating the Bible. Isang volume, isang aklat na maraming lamang aklat, no? So walang aklat dito sa mundo na magiging katulad ng Bible, lalo na in terms of circulation and popularity. Unique ang Bible dyan. At no other books have been translated more than the Bible, scriptures. At alam niyo ba na ang scriptures ay translated into more than 2,000 languages? The Bible. At yung entire, yung buong Biblia, the entire Bible, na-publish na yan sa 405 languages. Walang ibang aklat sa Biblia mundo natin na merong ganong klaseng na i-publish. At yung New Testament has been published over 1,034 languages, no? At mga kapatid, best-selling ang Biblia international, no? Hindi pa kasama diyan yung mga missionary na nag-i-smuggle ng Bible sa mga cross country. At walang katulad ng Biblia, no book had ever had more influence on history, sa civilization, sa ethics, sa arts, sa music, sa literature, sa philosophy,
So, alam niyo ba, maging ang kalendaryo natin may influence ng scriptures. Diba? So, tinatawag natin before Christ at sa ngayon ay yung Anno Domini, yung Year of the Lord. At maraming books ang sinusulat na isusulat patungkol sa Bible, no? Yung mga commentary books, mga devotional na messages, preaching of the word, galing sa isang unique book, the Holy Scriptures, no? So mga kapatid, yun yung uniqueness ng Bible. Ngayon punta tayo sa divine revelation of the Bible. So bilisan na natin sa divine revelation. So pag sinabi nating divine revelation, is derived from the Greek word apokalupsis. Apokalupsis ang ibig, ang galing yan sa wikang Grego. So ibig sabihin lang disclosure or unveiling. So titingnan ngayon natin yung general revelation at yung special revelation. At ganun din yung types in a, of divine revelation into a church para mas mabilis. Pag mature kayo nito tungkol sa iba, ay mapakita nyo mas madali. So, divine or revelation signifies God's disclosure of himself through creation, history, consents of man, and scriptures. At ito nga, dalawa yung ginamit ng Panginoon to reveal himself to humanity, yung general revelation at yung special revelation. O yung tinatawag natin din ng iba na specific revelation. Yung general revelation, God revealing himself in history and nature. Yung namang special revelation, God revealing himself in the scriptures and in his son. So, bilisan na natin, kulang na yung oras natin, ano? Pag sinabi natin general revelation, alam nyo, yun nga, revealing God by nature, by history, by consent, yung tinitignan natin dito. Kaya lang, pag sinabi natin general revelation, pauna ko na sa inyo, hindi adequate ibig sabihin, pertaining to salvation, hindi natin makikita dito sa general revelation. So, tignan natin in nature. Sabi ng Psalms 19:1-4, the heaven declares the glory of God and the skies above proclaim his handiwork. Ano makita natin? God has revealed himself on earth. Sabi ng verse 1. Verse 2, day to day pour out speech and night to night revealed knowledge. So yung revelation of God, sinasabi lang dito, day to day pour out speech, night to night revealed knowledge. Ibig sabihin, revelation is continuous sa pamagitan ng nature, the revelation of God. Sabi ng verse 3, there is no speech, nor are there words. Those voice is not heard. So ano ibig sabihin? Wordless revelation. So, no speech, nor there are words. Those voice is not heard. Pero yun na nga, yung revelation of God sa pamagitan nature,
wordless revelation. So their voice goes out through all the earth, and the words of the end of the word, the world, in them he has set a tent for the sun. So yung scope ng general revelation in nature, worldwide yung scope. Mananampalataya o hindi mananampalataya, chosen people o hindi chosen people. So, Gentiles man o Jew, makikita natin sinasabi dito, worldwide, para sa lahat. So, no one is excluded from this revelation of God. So, whatever man looks in the universe, there is harmony and order. So, tignan pa rin natin yung Romans 1, verse 19. Sinasabi ng verse 19 to 20, no? For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. Verse 20, for his invisible attributes, namely, sinabi dito ni Paul, invisible attributes, his eternal power, divine nature, had been clearly perceived ever since the creation of the world. Naroon na. Nahayag na yung invisible attributes ng Panginoon, yung eternal power niya, yung divine nature niya. In the world, in the things that they have been made, so they are without excuse. Yun ang sabi. The human race is rendered guilty and without excuse to God's revelation of himself in nature. Ito yung sinasabi ni Pablo rito. So dito, pinapakita na meron ng awareness tungkol sa Diyos. So, pero yun nga, it is inadequate to provide salvation. Yun yung sinasabi pag sinabi natin general revelation in nature. Isa pa, general revelation in providence. So, God has also revealed himself to the human race through his providential control. Meron siyang his providential goodness in supplying the people in sunshine and rain that enables them to live and function. So tignan natin yung Matthew 5:45. So that you may be sons of your Father who is in heaven, for he makes his sons rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. Ganun din yung sabi ni Pablo sa Acts 14:15-17. So sabi diyan, men, why are you doing these things? Kasi nung gumawa ang itong mga taong ito, gusto na nilang sambahin ang si Pablo, no? Kaya dito sabi ni Pablo, why are you doing these things? We are also our men of like nature with you. And we bring you good news that you should turn from the vain, these vain things to a living God. What made the heaven and the earth and the sea and all that is in them? Pinatutotohanan ni Pablo kung sino ang buhay na Diyos. Sabi ni Pablo sa verse 16, in past generation, he allowed all nations to walk in their own ways. Verse 17, yet he did not lead himself without witness that he did good by giving you rains from heaven and fruitful season, satisfying your heart with food and gladness. No? So Paul reminds the people dito sa Lystra that God's providential goodness, anong sabi? As a witness to them. Saksi. Itong providential witness na ito ng Panginoon sa mga tao. So, alam nyo, yung God's providential control na ito,
ay evident din to in dealing the nation. So ang una, he disciplined his disobedient people Israel. And but ganun din, he also restored them. So pinarusahan niya, pero nire-restored din niya. So he judged Egypt by sinnings against Israel. Nakita natin yan sa scriptures. He raised the nation to power and also caused their demise. No? Siya yung nagtatayo at siya din yung nagbabaksak nitong mga bansang ito. Makita natin yan sa scriptures kung paano kumikilos ang Panginoon. Ngayon, tignan naman natin yung general revelation in conscience. No? So God revealed himself through conscience, no? Romans 2:14 to 15. So, sabi, from when Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are a law to themselves. So, yung sinasabi rito, merong law to themselves even though they do not have the law. So, kasi alam naman natin, merong pag sinabi nating law referring to the Old Testament in Jewish law, eh dito, hindi naman sila Hudyo, sila Gentiles. Sinasabi rito na meron silang law na, sabi ng verse 15, that showed that the words of the law is written in their hearts, while their conscience also bear witness and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. So yung konsensya nila, yung budhi, sinasabi ng budhi sa kanilang puso. So alam naman natin, kahit hindi Hudyo, kahit hindi Kristiyano to, general, alam, ang pagpatay, kahit saan bansa, kahit anong lahi o lipi, nakalagay yan sa kautusan, sa lumang tipan, sa Ten Commandments, no? Those shall not kill. Eh yan eh, ano eh, ay batas na nasa puso ng tao na huwag pumatay. No? Alam nila yan sa kanilang buti at marami pang iba. So meron silang, naglagay ang Panginoon yung tinatawag na intuitional knowledge, no? Tungkol sa kanya. So makikita natin na sinasabi dito na yung konsensya o budhi ay witness, also bear witness, nagpapatunay din na mayroong Diyos. So yung mga Hudyo will be judged according to the written law. In Gentiles who do not have the written law will be judged according to the unwritten law. Ano yun? Law of conscience written in their hearts. No? Ngayon, tignan naman natin itong special revelation o specific revelation. So, pag sinabi natin special revelation, mga kapatid, eh patungkol to sa scriptures and the Lord Jesus Christ, the written form, no? At ang Panginoong Jesus, the living incarnate word. Sa scriptures, meron tayong tinatawag na mga propositional statement. Sinabi ng Diyos. So nangusap ang Diyos. So sabi na Exodus 21, and God spoke all these words saying, so mismo ang Panginoon ang nagsabi. Deuteronomy 29:1, these are the words of the covenant that the Lord commanded Moses to make with the people of Israel. So merong sinasabing statement na sinasabi, nangusap ang Panginoon, ang kautusan ng Panginoon. So ganun din, tignan natin dun sa Galatians chapter 1 verse 11 to 12, no? Or I will have you know, brother, that the gospel that I preached to you, that was preached by me is not man's gospel. Sabi ni Paul,
For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. No? So makita natin na yung sinasabi ni Paul, si Jesucristo nagpahayag the revelation of Christ. Dito makita natin yung dalawa na special revelation about the prophet and the Son of God. Hebrew chapter 1, verse 1 to 2. Sabi ng Hebrew 1, long ago, at many times, in many ways. So, God spoke to our Father by the prophet. Specific revelation. Sinasabi, special. But in the last days, so, He has spoken to us by His Son. So, specific, special revelation. Nangusap ang Ama sa pamagitan ng Anak, whom He appointed the heirs of all things, through whom also He created the world. Sino ba itong Panginoong Jesus na sinasabi rito, ang Anak ng Diyos? Sabi ng verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power after making purification of sin. Ito na yung redemption na ginawa ng Panginoon. He sat down at the right hand of the majesty on high. So makikita nyo, itong mga prophets in the Old Testament, tinutukoy dito sa Hebrew na long ago and many times in many ways, pinakikilala nila kung sino ang Diyos. So, balit sa huling mga araw, dito nga sa New Testament, yung tinale, pinaka-final na nagpapakilala kung sino ang Diyos, walang iba dito kundi ang Anak, sinasabi dito. Kaya nga sabi ng John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God, the only God who is at the Father's side, He has made Him known. So ang isa sa ang pangunahing misyon ng Anak ay ipakilala kung sino ang Ama. Jesus Christ has fully revealed the Father sa atin to a simple humanity, and through His redemption has enabled mankind to be restored to fellowship with God. Ngayon, tignan natin yung coloration between the two aspects of revelation or special revelation. Malapit na tayo matapos. Ano? Yung una na makikita natin dyan, yung the living incarnate word. So yung living incarnate word, sino yan? Ang Panginoong Jesucristo. So, yung living incarnate word, meron siyang human parent, si Mary. Pero, yun nga, yung overshadowing ng Holy Spirit, kaya ang Panginoong Jesus ay without sin. So, ngayon naman, yung written form, ang tawag natin, the living written word, the Bible. Meron naman, human authors or human writers, no, sumulat ng scriptures. Sila naman ay superintending, no, kinasiyahan ng Holy Spirit. Kaya ang scriptures ay without error. So yun yung dalawang aspect ng special revelation, yung Bible, the written form, the written word of God, the Holy Scriptures without error. Ngayon din, ang Son of God, nagkatawang tao, kaya ang tawag natin ay living incarnate Son of God. So, the Bible, mga kapatid, ay accurate na pinipresent ang special revelation of God in Christ Jesus. Ngayon, tignan natin, i-summarize natin ito using our church, no? Tingnan natin yung church natin. Types of divine revelation in a church, no?
ito makakatulong natin. Ito na yung pinaka summary, no? Yung types of revelation, dalawa, general revelation o special revelation. So, paki-post yung ating chart, no? At yung manifestation, pag sinabi natin general revelation, in nature, in providence, and in conscience. At pag sinabi naman natin special revelation, manifestation in Christ and scriptures. So, yung mga text nandiyan at makakatulong yan sa inyo. Kaya nga yung significance, pag sinabi natin in nature, revealed God's exists, revealed God's glory, revealed God is omnipotent, and revealed God is God will judge. So, yun yung sinasabi ng, yun yung significance nun. Pag sinabi naman natin in providence, revealed God is benevolent to all people. Revealed God provides food for all people. Revealed God raises up and removes rulers. No? A conscient man, God has placed his law within the heart of all people. Alam nyo, maganda itong ating pinag-aaralan, lalo na ito ngayon, special revelation. So sinabi natin, in Christ, reveal what the Father is like. So, reveal the Father's compassion and reveal the Father's deep life to those who believe in the Son. So, alam nyo, sa salvation, inilalapit tayo ng Ama sa anak at ang anak naman, ipinakikilala niya kung sino ang naglapit sa atin sa anak. Ibig sabihin, pinakikilala ng anak kung sino ang Ama. So, sa scriptures naman, reveal in all the doctrines, rebuke, correction, and guidance that a Christian needs for good living. Basihan ang pamumuhay natin ay ang scriptures, no? At gayon din, reveal that all God has chosen to disclose through human authors directed by the Holy Spirit. Mga kapatid, itong scriptures na ating pinag-aaralan, itong Biblia, ay salita ng Diyos. Hindi ito naglalaman ng salita ng Diyos. Ito ay salita ng Diyos. Yung doctrine of illumination o inspiration, tatalakayin natin yan sa ibang lecture. Pero ang gusto kong sabihin ngayon, ang Biblia ay salita ng Diyos. Nagpahayag ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak at sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. So tayo manalangin. Dakilang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, tulungan mo kami na maunawaan pa ang mga katotohanan tungkol sa iyong kasulatan. Pagpalain mo po ang mga kapatid na nag-aral ngayon at nakinig ng lectures ngayon. Purihin ka aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Rolly, sa pag-discuss po ng unang lesson para sa bibliology. Marami akong na-take down notes dito. So, nakikita ko rin yung iba kanina na nagsusulat. Okay po. Ngayon po ay magkaroon po tayo ng group discussion. Okay, hindi pa po tapos ang ating gawain ngayon. Magkaroon po tayo ng group discussion at meron po tayong assigned na room or breakout room. At randomly po, may mga makakasama kayo doon sa grupo po na yun. Ano po ang mangyari doon sa discussion? Doon sa group, yun po, magkakaroon ng discussion. Ano po ang pag-uusapan? Just a reflection po. Personal sharing ng mga insights po ninyo dito po sa ating naging klase ngayon. You will assign someone siguro na magpa-facilitate and then after that, may time limit lang po itong breakout rooms po na ito. I think it's 20 minutes. And then mag-assign po kayo ng isang tao mula dun sa group ninyo na magre-report po ng mga bagay na inyong pinag-usapan doon sa group po ninyo. Okay, ito pong tao na ma-assign po ninyo ay hindi po ito yung tao na palaging magre-represent po ng group ninyo. Nga pala, nabanggit ko yung group. Yung group po, kung sino-sino kayo sa group o yung group na mga masasamahan nyo ngayon will be your permanent group.
dito sa course ng bibliology. Okay? And then tulad po na nabanggit ko, meron po kayong i-assign na isa na magre-report po nung lahat ng napag-usapan ninyo sa grupo po ninyo. Iikot po ito. Meron pong mapapalitan po itong representative po ninyo every time po na magkakaroon tayo ng group discussion. Okay? So, I think ready na po ba yung ating breakout rooms, Sister Mayumi? Wait lang, may alam ko may nag-raise hand. Okay, after po pala ng group discussion, 5-minute presentation po nung napili niyong magsasabi ng mga consolidated data po sa grupo po ninyo, 5 minutes po. And then, proceed po tayo sa question and answer portion po. Okay. Okay. Ready na po ba? Okay. Wait lang ha. May mga facilitators po pala from Community of Life na mag-visit-visit po dito sa mga breakout rooms po na ito. Ayan, join. Okay, kindly click join. Ay, anong grupo kaya ako? Hey po, good evening. Hello po, wala po akong lumalabas na join. Ay, wait lang po, bro. Okay na po, thank you.
Ayan, mukhang narito na ang lahat. Kita-kita ko ang ngiti sa mukha ng ilang mga kapatiran. Mukhang excited na. At mag-share na po tayo ng ating, papasok na po tayo ngayon doon sa sharing ng consolidated na insights po ng bawat grupo. So simulan natin, syempre, sa group 1. Okay. Meron po tayong apat na group. Tama ba? Apat o lima. Okay, group 1, sino ang inyong representative? Okay, pwede siyang maano. Sino ba sa group 1? Meron na ba? Wala. Baka may nagre-raise. Wala, wala. Group 1, sino? Or wala pa dito yung group 1? Nandito na po. Ayan, nandito na sila. Sino po ang representative ng group 1? Kasi kami sa group 3, may last second kaming na napili. Group 1, yung magre-report po. Mukhang wala. Group 2, skip muna natin yung group 1. Group 2, sino po ang representative ng group 2? Ako po. Hi, hello po. Good evening po. Okay lang po ba i-share screen? Sure po. Okay po. Thank you po. Sorry. Pwede po pa-enable na share screen? Hindi po. Okay na sis. Okay po. Thank you po. Nakikita po ba? Yes po. Thank you po. Good evening po. And yung grupo po namin ay kami po yung group 2 po pala. And ito po yung nakalap po namin mga reflections or mga learnings po from the lecture. So una po from Brother Joyson, he learned that yung scripture daw po ay hindi lang daw po external na tool pero something na internal din po na naunawaan natin. And from Brother Andre, sorry po sa mga names na lagay ko po kasi. So, na-learn po niya yung infallibility ng Bible. So, kanina po, ang linaw po sa lecture na ang dami pong makikita talaga yung harmony ng scripture. Nakita niya na it is really the Word of God. And nakita rin po yung amazing characteristics kung paano yun nabuo, like yung from different yung from different authors from different places, and yung pagkakasal nito from other languages, and syempre yung super important, nakita niya that it all points to Christ. Yung scripture nakita natin hindi lang New Testament kundi pati Old Testament. And si Ate Jai, rinig naman po voice ko, hindi naman po mahina. Hindi naman po, rinig po. Okay po, thank you po. Si Ate Jai, nakita niya na it is really the Word of God, na yun talaga yung mismong concrete na Word of God. And hindi lang, ang Bible hindi lang daw about sa Word of God, kundi yun mismo, ang salita ng Diyos. And it is a personal message din, lalo na sa mga mananampalataya. And nakita niya na from the moment that the Lord gave yung salita niya, until now, hindi ma-move or mababago, it will never change. It is established. So, ayun po. It inspired her din po to have a concrete faith. Nakita niya na konkreto ang salita ng Diyos. Therefore, yung faith niya rin dapat ay maging matatag din. So, si Sister Laita naman po,
Makita niya kung gaano ka-unique ang salita ng Diyos. So makita natin na walang katulad ng Bible. Walang human book ang makakapantay sa Bible. To trust in God's word. Yun yung natutunan niya since yun ay galing sa salita ng Diyos. I mean, yun ay galing sa Diyos. Kasi makita, malala natin yung attributes ng Diyos, ang kanyang immutability, ang kanyang faithfulness. So next naman si Sister Eunice na na-clarify daw po siya sa types of revelation. And now for her, mas madali na pong mag-share po sa ibang tao, lalo na po sa mga unbelievers. Si Brother Ian naman po, naging reflection niya po ay nakita niya na pinakamapalad daw tayo na generation. Kasi naabutan natin na kumpleto ang salita ng Diyos and ang buo na and napaka-abundant, napakasagana. Sa phone lang, pwede na tayong magkaroon ng copy ng Bible. Pero nakakalungkot din kasi taken for granted ito na maraming tao. Ang ibang mga henerasyon, wala silang mga sariling Bibles. Pero now, napakadali na lang makakuha ng kopya, depende sa lugar or kung nasan part ka kasi iba sa ibang bansa, mahirap, parang tago pa rin yung parang persecuted yung Christianity. Pero ayun, yung generally, napaka-abundant ng Bibles. So now, let us value God's word knowing na ito ay isang privilege para sa atin. Kaya when someone is preaching, dapat daw makinig tayo. And kay Sister Rita naman po, nakita niya na ang written word of God, ang benefits ng pagkakaroon ng written word of God ay pwede siyang, yun nga, repeated examination, pwede mo siyang suriin, paulit-ulit, and public inspection. Yun nga, yung sinabi ni Pastor na kapag may mag-claim na ito ang salita ng Diyos or ito yung or isa akong prophet, ganyan, pwede natin ma-inspect using the Bible. And pwede rin siyang basis for mutual discussion ng sa mga believers. Next naman po, si Sister Wedding, nakita niya sa lecture na ito na that the Bible reveals the heart and mind of God. It also shows us His wisdom in relation to Him using different types of people from different periods of time and also from different places. And kay Brother BJ, natuwa siya or nakita niya yung, na-learn niya yung parallelism between the word, written word and yung incarnate word. Kung saan yung written word ay may human authors at ang incarnate word ay may human parents. Next naman si Sister Jaisel, nakita niya yung different forms ng word of God and yung kahalagahan na aralin ito. Next naman, last na comment from Ate Jai na nag-agree siya dun sa taong nag-speak kanina and yung strong foundation nga is strong ay natin as Christians is strong adherence and meditation to God's word. And yung kanina nga, yung incarnate word and written word, ang incarnate word ay si Jesus Christ without sin. At ang Bible, ang written word of God is without error. Yun lang po. Thank you po sa inyo lahat. Lahat po ng papuri at pasalamat ay sa Diyos. Okay po. Thank you, Sister Mikey, sa Group 2. So, thank you po sa mga insights po. Okay. Andito na po ba ang Group 1? Yes po. Okay, nandito. So, Brother Elijah, so your 5 minutes starts now. So, ito lang po. Hindi na po gaano kahaba yung reflection namin. But, ang reflection na nakita ng kasama namin is, sabi niya, benefit word of God written from use as a proof. Nakita natin yung word of God ay may katotohanan na ito ay big proof. And next is bigyang kahalagahan ang Biblia because sa ibang bansa kasi provision of scripture but in here sa atin ay free. So, pahalagahan natin ang scripture. So yun po ang kanyang pangalawang sinabi. And
sinabi ng isa pa ng kasama, appreciation of the scripture because of preservation and appreciation of Christ. Sabi niya, kanyang reflection is about appreciation of Christ at the scripture na umabot ito sa atin sa panahon natin ngayon. And last is the amazingness of the uniqueness of the scripture because of the word of God itself, no, na-amaze ang aming isang kasama sa uniqueness of scripture ay ang scripture ay word of God siya as itself and appreciation sa gantong gawain dahil marami nga sa panahon natin ngayon nag-compromise sa scripture. This kind of gawain daw is nag-help to answer the questions. And isa pa is the conscience and the moral that written on the heart. Nakita niyo is the yung conscience daw. Moral nakalagay doon sa heart bawat isa. And the isa din na nasabi dito is the how the word of God glorified God. And I get natin is only here in scripture is all about. Lastly, na nag-reflect sa amin is the 2 Timothy daw is the supporting verse na nakita niya sa Bible. Scripture was truth and it was a word of God. So, yun lang po. Reflection na may share ko sa about amin. Tapos na ang presentation po ng group 1. Okay, proceed po tayo sa group 3 po. I think it's Brother El Cid. Hello po, good evening. Okay po yung audio ko? Okay po. Okay po, ayan. So, hello everyone, good evening po sa lahat. So, let me just summarize lang po into 5 points yung summary ng aming group. So, basically, this class, no, yung ating first class is really foundational. Number 1, it is because na it all began with the Bible. Ayan. So it all began with the Word of God. And we really appreciate no this topic because it is really foundational na it talks about the basic of the Word of God. We have realized na the Bible is not only the book that contains the Word of God, but it is the very Word of God wherein He spoke to the prophets and written in our generation. And number 2, some of us are really before superficial about the Bible. That is why we really appreciate it also in the perspective that it further deepened our knowledge of the Bible itself. Kung baga dati, we just read it as the Word of God without that much reverence or appreciation. And because of the teaching tonight ni Pastor Rolly, our appreciation, our knowledge, and our reverence of the Word of God really deepen further and really appreciate that and really praise God for that. And then, pangatlo, it is refreshing because, again, we were again refreshed of what really is the Word of God. Not only it is a written Word of God, but also, again, it is inspired by the Word of God, inspired by the Spirit of God, even though many authors have written it, but those authors are really inspired by the Word of God. And they were just channel of God's working in the writing of this scripture, so that we may benefit it or we may benefit from it through reading, through verification, through further study, and through most importantly through defending our faith, defending our faith in this present time. And then pangapat, since this is more of enlightenment and the basics of the Bible, and of course, since it is bibliology, we really appreciate it. Again, too much appreciation, ano po. We appreciate it in a way na it deepens our knowledge, it deepens our love for God, it deepens our passion on studying it every day in every day of our lives through devotion, through Bible study, diba? And lastly, we have come up in a particular statement which one of our members have reflected po ano po sa kanyang sharing na sinabi niya na bibliology is the very first step to true appreciation of the Bible.
And it is really indeed foundational. And because if there is one thing that Christians should be really studying about when it comes to foundations of faith, that is bibliology, because the Bible itself, it is the very Word of God, which is inerrant, infallible, and the very authority that holds authority in our faith as Christians. Yun lang po. God bless po. Okay. Thank you po, Brother Elcid. Let's proceed po sa Group 4. Okay. Group 4, sino po ang, nandiyan mga kagrupo niya, naka-cheer na, oh. Group 4, sino po iyan? Eto na. Okay, sorry po, nag-dalag. Ayan. So, isang mapagbagang gabi po sa ating lahat. Ngayon, ako ay napatasan na i-discuss yung summary ng aming Group 4. So, this is the report. So, ang aming conclusion ay saklaw sa apat na words. So, emotion, conclusion, reflection, and challenge. So, sa emotion, kanina habang nag-uusap po kami, may dalawang namutawi na dalawang salita. Refreshing and amazing. Refreshing in a sense na as a Christian believer, although hindi sa atin bago itong Biblia kung paano natin inaaral, pero it's a great refreshment of our soul na madaming bagay tayo matututunan na itinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng mga ganitong gawain na nakaka-apekto sa atin, na ma-amaze tayo, hindi lang sa biyaya ng Diyos, pero kung paano kumikilos yung Diyos from the very beginning until today, na ang Diyos pala, kahit hindi siya nakita or hindi natin nahawakan, but yung essence na maramdaman natin yung kanyang salita, ito bibigay pala sa atin ng refreshment and ng amazingness. And second, yung conclusion. Therefore, the group 4 concludes that first, the Bible is the final authority of God. Makikita natin through this inspiration of the Holy Spirit sa mga propeta, sa mga tao, sa mga disipulo, and sa mga taong ginamit ng Diyos, makikita natin na yung Biblia ay hindi lang magagamit sa kung saang bagay. Maraming saklaw yung Biblia. At hindi lang pangmundo yung saklaw, even yung buhay natin personal. Second is the preservation of the Bible. Nakita natin kanina yung history ng Bible na over 1,500 years bago siya mabuo, and madaming tao yung sumulat. Pero yung connection ng bawat isa from very beginning until the entirety of the Bible ay hindi natin nakikita yung lapses. Kaya nga nasabi kanina ng isa namin kasama, yung contradiction. Wala kang makikita na yung isang verse sa Bible na contradicts to the other verses of the Bible. And it shows that it is complete. Therefore, yung authority at yung pagpe-preserve ng Diyos, nagpapakita na yung entire Bible ay complete. Wala nang may dadagdag, wala nang imababawas. And therefore, it is a beneficial to us. Ibig sabihin, magagamit natin to as according sa 2 Timothy, no? Yung reproving, correcting, training for righteousness, and everything. Kaya yung reflection ng aming group for, sabi kanina po na isang ate kanina, it is now worth defending. Unlike sa ibang sacred texts, na hindi kayang i-defend ng mga tao kasi putol-putol, sakla-sakla, at kulang sa connections yung mga words. But this time, clearly says that from the very beginning, lalo na kanina sa Unicus, makikita natin na itong pinanghahawakan natin at itong pinagbabatayan natin, hindi lang ito gawa basta ng tao. Diyos mismo yung author nito. Kaya it is a worth defending. And last, now the challenge ng group 1 is let us know and grow more in the knowledge of God by studying His revealed word through the Bible. So, kaya thank you and salamat po, Pastor. God bless everyone. Thank you po. Okay. So, nakakatuwa lang yung mga comment, yung mga chat dito. So, salamat sa presenter po ng Group 4 at sa lahat ng nag-present. So, tayo po, structured, sorry, nababasa ko kasi yung ilan dito. Ayan, tayo po ay magpo-proceed na sa ating question and answer portion. So baka meron po kayong mga question dyan. We have, I think, minutes pa po to address po yung inyo pong mga question po.
At syempre, si Pastor Rolly ang nagbibigay sa atin ng kasagutan sa mga tanong po na ito. Okay. Question? Ayan. Brother Rio? Po bang mag-question? Apo. Papasalamat po ako sa especially sa RDI po na nakasama po ako dito, and especially nakapasok ako ulit dahil kanina wala po talagang signal. So ayun nga po, may pastor po ako na na-encounter ko po yung unbelief niya about sa Bible, but so ayun tanong ko lang po ano pong masasabi nyo to those people na hindi po sila naniniwala sa Bible but they preach using the Word of God? Okay po, Pastor Rolly. Naka-mute pa po kayo, Pas. Pas, naka-mute pa po. Oo, Lloyd, pag may pumapasok na notification, hindi napuputol na yung sinasabi nung nagsasalita. Pwede kaya muna yung notification ay ano muna, focus muna tayo sa Q&A bago mag-send ng mga messages sa Messenger ba yan? Para marinig ko yung mga question mo. Kanina rin yung mga reports putol-putol din. Ano muna, mamaya tayo mag-send through Messenger. Ano ulit yung tanong? Pasensya na ha. Bago nga pala tayo pumunta sa Q&A, salamat doon sa unang nagtanong. Gusto ko lang sabihin na mahuhusay yung mga nag-report ngayon, nakakatuwa, at isip ko nga, mabilis ako magsalita kasi nga gusto ko, marami kasi to. Gusto ko nga bagalan sana para, pero yun na nga, kahit paano, nakita ko dun sa report na marami kayong natutunan din. So, salamat sa inyo, mahuhusay yung mga nag-report. So pasok na tayo sa Q&A. Ano yung tanong, Lloyd, pakiulit, ni Rio? Parang ang pick up ko pa sa question niya is ano daw po yung masasabi po ninyo doon sa mga individual po na hindi naniniwala sa Bible but they preach the very Word of God? I think yun po yung naging question. Maraming ganun nga ba, Rio, na they preach the Word. Kinukuha nila yung sinasabi nila sa scriptures pero hindi naman sila naniniwala sa scriptures, no? So maraming ganyan. Ang unang-una na hindi naniniwala sa scriptures ay yung diablo. Alam mo, mas marami siyang memory verse sa atin kung titignan. Natatandaan mo nung tinempt niya ang Panginoon sa Matthew chapter 4, no? Makita natin doon, nag-quote pa siya ng scriptures, pero hindi siya naniniwala doon sa scriptures. Tinitwist niya yung scriptures. So alam mo, Rio, maraming ngayon ginagamit ang scriptures, pinangalakal ang scriptures, tinitwist ang scriptures, kaya nga dapat lalo tayong mag-aral at ito yung maging pundasyon ng ating pananampalataya. Ayon din sa sinasabi ng Panginoon Jesu Kristo. So ang masasabi ko lang, meron yan, at mag-ingat tayo, maging matatag, at kung meron man tayong makausap o makita na mga nagsasabing sila ay nagtuturo ayon sa scriptures, ay sila'y mga, at hindi naman naniniwala sinasabi sa katotohanan sa scriptures,
Sila yung mga tinatawag ng Panginoon na mga false prophets, mga false teachers. Yung iba pa nga, sabi nga ng Matthew chapter 7, gumagawa sila ng tanda, no? Signs and wonders in the name of Jesus. Pero hindi sila kilala ng Panginoong Jesus. So, kaya nga ang payo ko, magpakatatag. Thank you, Rio. Okay, salamat po, Brother Rio. Salamat po, Pastor Rolly. So, mayroon pa po ba tayong... Pwede po ako mag-ask ng question? Yes po, Miss Ashley. Okay po, when it comes to general revelation, well, may tatlo man yun. Nature, and providence, and conscience. So, in nature, like, yun yung general call, di ba? And yung in providence, the common grace. And yung conscience po kasi yung problema ko, like, when it comes to morals po, is it really from God? Kasi yung iba kasi, like, we have our own morals and ibang religion din, may kanila din silang standards of morals. Kasi, like, for example, Islam. Like, gusto nilang pumatay ng Christians as if they're honoring their God. And tayo din, like, we don't actually support violence, but we intend to love, you know, our neighbors, even our enemies. And my second questions din po ako, my second question, which is, so distorted po yung theology ng mga professing Christian nowadays, but bakit po nila sinasabi na may new revelation / may prophets pa pong existing nowadays? Kasi though Jesus Christ is crucified, I mean, kumpleto na yung book, which is the Bible, what they pertaining kasi is the second coming of Christ, which is, second coming na, we must prepare, we must, you know, nagiging ano na si ano, sino yung next president, ganun kasi yung sinasabi nila. So, are there new prophets pa ba ngayon? That don't tolerate sin, but, you know, parang nag-prophesy ng anong mangyayari ahead of time. So, yun po. Thank you. So, but yung second question na sinasabi mo na meron pa bang prophets ngayon, kasi maraming mga nag-claim. Kung titignan natin yung scriptures, meron ba, di ba? Nakakakita pa ng ano, yun nga, nagsasabi ng prophecy nila. So meron niya sinabi ng scriptures, merong false prophet. Pero yun nga, ang nakakalungkot, itong mga nag-claim na sila ay prophet, pero false prophet. So hindi nila alam yung scriptures. Pinu-quote nila yung scriptures para lang selected, di ba? Para patunayan na sila yung propeta. So, pero yung sinasabi nila na sila ay propeta, yun nga, paano mo i-examine kung galing ba sa Diyos yung sinasabi nila. So, since na meron ng written word of God at canonized na ito, at ito na yung sinasabi natin at tinutukungan natin. So, mas matibay yung ating pinaninindigan na ano yung nakasulat. Pagdating kasi sa prophecy, so lalo na sa second coming, maraming mga false prophet nagbibigay pa ng petsa, ng date kung kailan darating ang Panginoon. At marami na tayong nakita ganyan na lumalabas pagkatapos ng nabanggit nilang petsa o date ay hindi naman nangyayari. So, ibig sabihin lang, mga false prophets yung mga yon. So, karamihan niya mga kulit. Ang nakakalungkot lang yung kiniklaim na sila ay Christian. So iba, born again. Pero pag tinignan mo yung teaching nila ay self-service, di ba? So ang tingin nila sa scriptures, hindi, pag nag-interpret sila ng scriptures, hindi exegesis, kundi eisegesis yung kanilang interpretation. So yun. Kaya nga napakaganda na balik tayo sa scriptures. Yung pangalawang tanong mo naman, ay yung unang tanong mo, tungkol to sa Muslim, tama ba? Opo, yung morals po. Oo.
yung morals, no? Alam naman natin ang Ten Commandments. So, naniniwala tayo sa Ten Commandments. Kahit hindi naman Christian na based on the scriptures, kasi sa Old Testament at sa New Testament, noong panahon yun, may tinatawag ng mga Gentiles, di ba? Sinabi naman ni Paul, merong silang law na written in their conscience. So, ang kaso nga lang, yun nga, yung sila'y pumapatay for the sake of the religion. Ang Panginoong Jesus, nung time niya, ganun din yung akala ng mga high priests, Pharisees, Sadducees. Akala nila they are serving God. Diba? Although they are, sa titignan natin, they were protecting their religion. Mga hypocrites nga sila. Diba? So pinapatay nga nila ang Panginoong Kristo. So sa panahon natin ngayon, marami ding mga tao na akala nila they are serving God. So katulad ng mga ng Islam, ng Muslim. Actually sa kanila rin, dalawang grupo kasi yan eh. Yung mismong pamilya ni Muhammad, may faction din yan eh. At yung isang grupo rin ng mga followers ni Muhammad. Kaya nga maging sa time natin ngayon, simula ng 600 AD hanggang ngayon, yung Muslim group na yan. Sila rin, hindi rin naman sila nagkakaisan. Kakalaban-laban din yan eh. At marami rin iba-ibang klaseng Muslim sa panahon natin. May mga, dito sa Pilipinas, may Maranao, may Tauso, no, may Badyao, so may Maguindanao, so iba-iba, may Jamamapul, so iba-ibang mga tribo rin sila. At nagbabari rin sa iba-ibang mga practices. So minsan Muslim sila pero naniniwala sa animism. So magulo din, no? Hindi rin sabihin, wala rin, hindi rin sila nagkakaisa sa bagay na yun. Although sinasabi lang nila ng Muslim. Ang problema, ang Muslim kasi, invasive sila. No? Sasakupin nila ang isang lugar, ang isang bayan, ang isang bansa, o ang tao, by arm. So ganun ang kanilang paraan. Pero ang Christian kasi, tayo, ganun din naman, pero hindi by arm. By the gospel. Because we believe the power of the gospel. Na mag-change talaga sa tao. Sila iba. Pag pinag-aralan mo ang history ng Islam, talagang sinasakop nila ang bawat lugar using arm. Nung panahon ng crusader, medyo nakalulungkot yung mga kwento tungkol doon. So between nung time na yon, yung between the Roman Catholicism and the Crusaders or the Crusaders, may pangyayari noon sa history patungkol. Okay, siguro hindi ko naman ma-details masyado yung mga tungkol sa history. Pagdating natin siguro sa mapag-usapan natin ng mas details. Okay, thank you. Thank you. Sino yung nagtanong na yun? Si? It's Sheila. Sheila Mabel. Thank you po. Uh-huh. Thank you po. Mayroon pa po bang nais pong magtanong po? Okay. Ako po, last na po. Okay lang. Okay. Sige. Si, sino ba? Brother John Joshua or Loris? Si Loris po muna. Okay, sige. Loris then followed by John Joshua. Yes po, Pastor Loris po. Hello po, good evening po, Pastor Rolly. Kahit short insight lang po, Pastor. Nabanggit niyo po kanina sa Divine Revelation na inadequate po ito for salvation. General Revelation. General Revelation. Revelation po. So, paano po kaya, Pastor, sa case ng mga unreached sa tribes po, Pastor? Oo, yung unreached general revelation, no? Sabihin hindi sapat ito para makarinig sila o malaman nila kung sino ang tunay na Diyos. Alam nila may Diyos. Saka yung message of salvation. So, dun sa general revelation. Ngayon, pagdating dun sa mga unreached people,
So sinabi din naman ni Paul na itong mga ito, meron din law sa kanilang conscience. Through that law in their conscience, doon sila hahatulan ng Panginoon. So general revelation yun. Pero kailangan nilang marinig yung gospel, yung specific message ng salvation through Jesus Christ. So, kaya merong preaching of the gospel. Kaya nga ang mandato sa atin ng Panginoon ay go preach the proclaim the gospel, go and make disciples. So, ang nalulungkot lang tayo na hindi nakikita ng maraming iglesia itong mandato na ito na i-proclaim ang gospel sa mga unreached people group. So pag sinabi nating unreached people group, ito yung mga lugar na hindi pa nila naririnig yung message of salvation. So wala pang evangelistic na gawain na nakararating sa kanila. So, meron naman rich people group pero unchurched, no? Sabihin, na-rich na yung barangay na yon o yung people group na yon pero walang church. So, meron naman ganun. Marami niyan sa dito sa Luzon, alam ko parang merong tatlo pa yata o lima na unreached people group. Pero sa Mindanao, mas maraming unreached people group, no? Lalo na yung mga sarado sa gospel. Yung pag narinig nila na ikaw ay Christian at mag-preach ka ng gospel. So, ano na yan? Tawag dito, malalagay sa panganib ang yung buhay. So, meron akong kilala na missionaries yan sa Maguindanao. So, nakahirap ng kanilang kalagayan. Pero sa ganoong lugar na sarado sa mabuting balita, nagpapatuloy pa rin. Marami. Dati nga ako nag-pray din. Pumunta ng Afghanistan eh. Kasi ang rich people group din ito. Pero yun na nga, hindi naman nangyari. So, dito na lang tayo sa Pilipinas mag-ministeri. Pero kayo, marami pang pwedeng mangyari kasi pag pinag-alala natin ang history of mission, karamihan na mga missionary ay galing sa mga estudyante at karamihan din sa mga strong missionary galing sa Moravians, mga Moravians missionary. Okay, salamat sa iyong tanong, Lori. Doris? Thank you po, Pastor. Okay po. Sorry. May follow-up pa si Ms. Loris. Wala naman ata. Hindi na ako ni-expect ko may magtatanong tungkol sa mga ano eh. Ito pas, may ano eh. May naka-pending tayo pas eh. Teaching, tsaka alam naman natin maraming ganyan. Sinadya akong hindi discuss kanina yon sa ating lecture kasi medyo hahaba, no? So, okay. Sige. Okay. John Joshua, may question ka. Ayan. And before ko i-ask yung question ko, Pastor, thank you po so much. We really appreciate po yung how you presented kanina. Sobrang comprehensive po. Tsaka, yun nga, foundational talaga yung natutunan po namin. Yung question ko po, Pastor, kasi dun sa pinag-aralan natin tonight, it was very clear naman yung how the Old Testament was canonized. Parang maraming affirmations na New Testament na nag-a-affirm sa Old Testament. Ngayon, Pastor, may question lang ako. Pagdating po sa New Testament, how can we trust yung mga nag-canonize ng New Testament? Ano po yung... Kasi may mga kaibigan po kasi ako, Pastor, na Christians pa rin daw, naman daw sila pero naniniwala sila na lost in translation na yung Bible. And basta marami kaming argument.
experience about it. Tapos ang sinasabi nga nila, sino ang ano, sino yung syempre magli-lead doon sa argument ng canonization, Pastor. Tapos ang iano talaga nila, i-assert nila, sino yung nag-canonize? How can we trust yung mga nag-canonize ng kahit yung New Testament lang, Pastor? Salamat sa iyo, Joshua. Actually, idatalakayin natin yan sa lecture 3, no, yung canonicity ng scriptures, yung Old Testament canon at yung New Testament canon. Yung ating lecture 2 ay inspiration ng scriptures. Tatalakay din naman natin doon yung mga false view ng inspiration. Lecture 3, yun nga, canonicity ng scriptures. Siguro, i-reserve na lang muna natin yung tanong mo doon sa lecture 3, ha? Kasi, pag ano nun, masasagot naman yun doon. Mas, ano pa, tignan natin na mas gawing pang komprehensibo yung tungkol. Pero yun na nga, yung New Testament canonicity, hindi naman yan nangyari ng isang taon o 10 taon. Takes 300 to 400 years, no, bago yan nangyari. Pero hindi yan yung pinagbotohan na parang itong Book of Acts, parang konseho ng ano, parang konseho ng Church Council, no. Itong Book of Acts, sino boboto na ito ay sa ano, inspired, no? O itong Hebrew o itong letter of James, no? Hindi 'yon sa ganung paraan pinagbotohan. So matuklasan natin 'yan kung paano tinanggap at matutuwa tayo dahil itong ang mga letters na ito, bawa yung Corinto, kinokopya nila tapos papadala sa ibang lugar. Sa Epeso, yung letters sa Epeso, papadala sa Galacia. Parang ganun ang nangyari nung time na yun. Pero marami rin, matitignan din natin, yung ibang mga gospel na hindi kasama dito sa canonicity. I mean, yung book, ha? Book of the Gospel, na merong iba-iba kasing mga ano eh, Gospel of Thomas, Gospel of Peter. Meron yan noon. Pero hindi yan kinilala. So, tignan natin yung details no, sa canonicity. Ha? Salamat dyan. At gusto ko pala sabihin din na lecture 4 ay inerrancy. Lecture 5, reliability o composition of the Bible, illumination of the Bible. At magkaroon din tayo ng basic Bible interpretation din. Overview lang. Kasi ito ay isang course din kasi ito. Para at least handa tayo na kahit papano alam natin yung ilang o yung basic interpretation of the Bible. An overview. Overview. Okay? Okay po. Para po sa mga kapatid po na may mga katanungan po. So medyo ginabi na po tayo ngayon. It's 11:11. So maaari po ninyong isulat po muna 'yan at sa next lecture po natin ay atin po itong pag-usapan po. At iuna po natin sa pila itong mga tanong po na ito. So ano pa? Maraming salamat po, Pastor, at maging dun sa mga nagtanong. Ano pala, Floyd, no? Tama yung sinabi mo. So, sulat lang nila yung mga question. Pero ang gagawin natin, magkaroon tayo ng isang araw na mga question tungkol sa Bible, sa Bibliology. From lecture 1 hanggang lecture 6, no? Na mga hindi na itatanong, pwede nating balikan. So, gagawin natin para ma-address natin yung iba pang mga tanong na hindi kulang yung oras. So, salamat sa inyo sa inyong, alam ko lumalalim na ang gabi. Ako rin. Engage na engage po yung bawat isa eh. Ayan.
ano po ba? Siguro kuha po muna tayo ng picture po ngayon. Kung maaari po ay buksan po natin ang ating mga camera. Try ko nga buksan sa akin. Para makuha na po natin ito. Walang picture ako. Yeah. Yung klase nyo, pagod na. Ikaw. Ayan, magulong buhok po. Okay, team. Okay, in 3, 2, 1, smile. Hindi naman ako makikita. Hindi naman kita yung labi ko. Ayan, sa kabilang tab po. Okay, sa kabilang tab. Okay, 3, 2, 1, smile. Okay. So, thank you po. Floyd, paki-remind lang na kailangan nilang mag-submit ng lecture outline ngayon. Mm-hmm. Hindi tayo nagbigay ng handouts. Ang gagawin na lang natin para talagang sabihin, siyempre, formal study to. Tayo ang manghihingi ng lecture outline na classes at tinake note. So, requirement yon sa ating pagbibigay sa kanila. Siyempre, ng marka. Okay. Salamat. Salamat po. Ayan, before po tayo magtapos ay mag-play po tayo ng ating pong last team, Brother Carl. Okay. I'm so amazing na. Wala akong masabi anyways. Okay, so for the last team, bago natin gatahin, let's read first Acts chapter 4. Verses 8 to 12. Yan. May share screen pa. Wala naman, no? Sige, basahin ko na lang. Ayan, okay. So then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under the heaven given among men by which we must be saved." Glory to God. Then let's sing "In Christ Alone." Yeah.
is mine.